Bago ko lang po na-discover itong page na to. Ang sarap pong masaksihan na maraming readers ditong open-minded. Nakikita po sa comment section ng bawat stories na ipopost na pagiging open-minded ng mga nagko-comment. Last April 16, as I kept scrolling down to find a shared story in which I can relate to, nakahanap na din ako ng storya na katulad ng sa amin. Yes, you heard me right. We exist. Please, zero your mind about things you've heard about us. Hindi po ito katulad ng Harry Potter or Fantastic Beast. And where to find them? Nagaling sa katang-isip lamang at ginawang pelikula. Pero, naitanong niyo po ba sa inyong mga sarili kung saan nila kinuha ang mga gantong ideya? Yung ibang storya dito na nakakakita daw sila ng lumilipad sa ating gabi o madaling araw between 2 a.m. to 3 a.m. na akala nila'y aswang o malaking ibon. Pero buo ang katawan. Hindi ko naman po sinasabi na mali ang ibang storya na yon. Pero yung iba akala nila'y aswang pero sa totoo'y mga tao yun na katulad namin. Sa ating panahon ngayon, mas kilala ng tinatawag na salamangkero o wizard o witch sa Ingles. Pagpasensyahan nyo na po ako kung medyo magiging mataas ito. Gusto lang pong maintindihan nyo itong maigi. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Joshua. 19 years old na po ako. Hindi ko na po idedetalye ng masyado ang katauhan sapagkat marami akong ilalanta dito na sadyang ipinagbabawal sa amin at baka ano pang mangyari sa akin. Kung magiging mataas po itong storya ko, baka hatiin ko ito sa dalawang parte o kaya tatlo. Nakadepende po sa mga magbabasa kung gugustuhin pa nilang mas malaman ang mga pangyayari. So ito na po. Dalawa po kami at ako po yung panganay na anak. Yung kapatid ko ay babae. 17 years old na ngayon. Nalaman ko lang po itong buo nang ako'y pumatong sa edad na 15. Marami po akong katanungan na nasagot. Naalala niyo po ba yung aksidenteng nangyari noong June 21, 2008 malapit sa San Fernando, Romblon? Dahil sa bagyong Frank, nalunod ang barkong MV Princess of the Stars. Isa po kami sa 862 passengers, including the ship's crew, na nakasurvive nung nangyari ang aksidenteng yun. Nanggaling po talaga kami sa Mindanao ngunit pumunta kami sa Manila noon upang kasabay na namin pumunta sa Bohol sila Tito at Tita, mga kapatid ni Mama. Dahil sa fiestang selebrasyon. So Manila to Cebu kami noon, tas Cebu to Bohol ang destinasyon namin. 10 years old pa po ako nung mangyari ang aksidenteng yun. Madaling sabihin na dapat ganto at ganyan ang ginawa nyo nung nangyari yung aksidente. Pero I tell you, pag kayo nasa posisyon yun, mixed emotion na. Nagsisigawan mga tao, nag-aagawan ng life jackets. There are even some na tumalo na lang kahit walang life jackets dahil sa sobrang taranta. Sobrang lakas ng ulan, sabayan pa ng malakas na hangin tas malalaking alon. Kami nila Mama, Papa, kapatid ko, sila Tito at Tita at tatlo nilang anak, cousins ko ang isa ka same age ko, tas 9 years old yung isa. May suot ng life jackets nun. Pumunta kaagad kami sa starboard side ng barko upang doon tumalon. Iyak kami ng iyak. Kami ng kapatid ko na 8 years old that time. Tapos yung tatlo ko pang cousins. Tuwing iniisip ko yung mga pangyayaring yun, naalala ko yung nakikita ko sa mga mata nila Mama at Papa. Ang pangamba. Ngunit parang may pagkakalma. Dito ko na nasaksihan ang kung ano na hindi ma-explain. May hairpin si Mama nun sa buhok niya. Nakinuha niya at inulublob sa dagat at biglang naging parang 7 inches stick. Trust me, sobrang puzzled yung utak ko nung time na yun. As 10 years old, di ko talaga ma-explain. And I noticed Dad having a 7 inches stick too. I don't know where it came from. Kasi ang nakita ko lang is yung kay Mama kasi doon ako nakaharap sa kanya. That time parang may sinasakyan kami na nasa ibaba namin. Di ko rin masabi kung ano yun kasi sobrang dilim na ng dagat given the details na ang lakas ng mga ulan, hangin at malalaking alon. Di ko rin masabing isang life-saving device yung nasa ilalim na nakalublob na sinasakyan namin sapagkat wala itong propeller.
o anuman na kayang patakbuhin na ganun katulin sa dagat. Di ko rin masabi na yung 7 inches na stick na yun sapagkat sino mag-aakala na aandar yun? Eh wala yung propeller. Hindi nga yun di makina. Tas 7 inches lang yun. Maliban na lang kung ito ibiglang naging mataas na kasya kami ni mama, in which applies to dad's stick too. Is it even an ordinary 7 inches stick or the so-called wand o ano? Nakikita ko pa rin yung mga life rafts na merong sakay ng ibang survivors. Basta sa pagkakaalam ko na lang ay nandun na kami sa Burias Island, Masbate. With tito, tita and my cousins na alam ko rin na kaorin nila mama, papa. This will give you the idea that being us are by blood. At yung iba pang survivors ay nasa isla na rin. Mom's hairpin is back sa buhok niya and was not holding any stick. Dad is not holding a 7 inch stick too. Since then, ang dami ko ng tanong sa isip but was answered when I turned 15 na. Sinibigyan na ako nila mama at papa na dapat kong malaman. I hope I gave the idea to everyone. Pasensya na po sa Tagalog ko sapagkat isa akong Bisaya. At pasensya na rin sa grammatical errors ko sapagkat hindi rin ako English major student. You can do your research about the incident of the MV Princess of the Stars if you still have doubts. Babasahin ko pong malugod ang inyong mga komento. Diyan din ako magde-decision kung ipagpapatuloy ko pa yung 15 years old na ako tapos san-san kami pumupunta every November to meet people who are like us. For additional information, I'm 19 years old. 1 year to go na lang po para meron na akong sariling wand. Baduy man pakinggan o isipin pero yan ang katotohanan. Only 20 years old and above are permitted to have their wands with them. Some may say that wizarding and witchcrafting are evil, but that was long time ago. Also, if you have doubts about us really existing, try to read the Bible. Even the Bible says we exist. Maraming salamat po, Joshua. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!